Okay, magandang umaga ulit sa lahat. Ayos na namang reaction video. At ang gagawa naman natin ng reaction video ngayon is ang bagong kanta ni Flo G na G-Wolf. Yun, so, base sa title, siguro mukhang makakakita tayo ng Wolf pare. So, mukhang mabigat tong bibitawan ni Flo G dito. Yun ang ini-expect ko, ha. Ewan ko, sana tama yung ini-expect ko. So, yun. At gagawin ko na ito ng, reaction video, ano eh, parang nung nakita ko na siya nung nirelease, Kaso, busy lang ako nung mga nakaraang araw, kaya hindi ko agad nagawa ng reaction video. Pero sana hindi pa tayo too late, so game na. Sensya na, kakagising ko lang. Alam ko na isa to sa na-miss nyo, yung ako'y magpakabis. Pero at least, lagi pa rin nasa list, kahit walang nirelease. Yung mga diss, buti na lang natiis ko kahit nakakainis. So ani pa lang ay panis na, wala akong kailangan i-please. Ako lang hindi lumusog, pero yung sulat musog. Yung bitay palagi sunog, di na sumusulat ang hindi magkakatunog. Di ba ba kayo nakatunog, sa atin lang kayo makakanood. Yung tsaba magkakasunod, kaya halatang tulog. Pa yung tao nagsabi sa akin, di pa ako hubog. Tapos sila mga lyrics, kasamang kulog. Mga ugok, magkakasabay na bulok. Di kami yung dahilan ko bakit di na kayo pato. Alam nyo, hindi ko na anin eh. Hindi ako nandito para, hindi na para alamin ko pa kung sino yung mga pinapatamaan niya dun sa lyrics niya. Kasi, ano eh, akin na lang yung creativity niya talaga sa paggawa niya ng kanta. Hindi lang lyrics eh, ng kanta. Sige, panayin niyo na lang. Siguro naman napanood niyo na yung mga preview, yung sa ibang nanonood talaga sa channel ko. Siguro nakita niyo naman kung paano ako mag, magbigay ng thoughts sa music, no? So, hindi na para, I mean, alam mo yun, iba talaga yung basta parang sobrang technical kasi, sobrang technical nung ginagawa niya, alam mo. Sobrang para sa akin ano eh, na-master niya na yung ganitong style. Sobrang galing niya talaga sa flow, wala na ako masasabi. Beating ko lang ng konti, gusto ko 'yun. Kung kailangan ni please. Ako lang hindi lumusog, pero yung sulat musog. Yung bitay palagi sunog, di na sumusulat ang hindi magkakatunog. Di ba ba kayo nakatunog, sa akin lang kayo makakanood. Yung tsaba magkakasunod, kaya halatang kong tulog. Pag yung tao nagsabi sa akin, di pa ako hubog. Tapos sila mga lyrics, di kasamang kulog. Mga ugok, magkakasabay na bulok. Di kami yung dahilan kung bakit di na kayo patok. Sadyang hindi napasok, di tayo makatira pasok. Napakadami ko na alog, sumulan na nakita nila ko tumula na padabog. Lahat sila sa'king pasugod, totoo pa lang ingit. Ay hindi na kaya magamot, ako lagi tampok. Na mga tulog hambog, lagi pinag-aampok. Kahit na wala ko inalok, may sumasagot. Oy, ano ba naman ambot? Para sa buhon sa muntok, mga pumutok. Pero sa pangalan namin nakabuntot. Mga kumurot, tulog magabog. Ang mga tunog, lakala nila kabuti sumulpot. Malaman sa malaman, may mauna pa din sila mauntok. Bago pa makarating sa tuktok, sila tuktok. Panahon yun na mauntot, kasi kami na ataga tuldok. Ganap namin nyo lang, pero kung tagal malalaman nyo rin ang sumatotal. Kung gusto nyo mapansin, single lang, pero tandaang magkaiba ang nauso lang sa popular. Boy, dito madali. Oh my god. Hindi ko alam kung may specific na pinapatamaan siya dun sa lyrics niya, pero para sa akin, in general yung sinasabi. Which is, totoo naman yung sinasabi niya. Hindi dahil kinakampihan ko siya or what. Pero, yun nga. Kasi hindi ko naman siya kilala personally. I mean, base lang sa history nung, para sa akin, sa nakita ko lang sa history nung ginawa niya. Sa music niya, and sa alam mo yun, sa pagbabrand at pagmamarket niya ng sarili niya.
nakita ko 'yung ano, napanood ko 'yung evolution at growth niya. So alam niyo, hindi 'yung matitake away sa kanya 'yung mga sinasabi niya kasi ano facts eh. Amen. Boy, undo na ang kinikain ko, hindi ko na rin kayo kalimbel. Ulitin ko lang ko. Gusto ko yun. Tsaka itong scene na to, familiar sa akin to. Alam ko, para familiar itong pinag-shoot na to. Kanyang mapansin, sige lang, pero tandaang magkaiba ang nauso lang sa popular. Boy, dito madali, boy, undo na ang kinikain ko, hindi ko na rin kayo kalimbel. Totoo yun. Kasi isipin niya, diba sabi niya, hindi ko na para ano ah, kasi first time here, ano eh, unang beses ko maririnig tong kanta na to. So hindi para ma, hindi, syempre hindi ko maalala yung exact lyrics na sinabi niya, pero yung thought, yung sinasabi niya is, yan yung isang gusto ko sa ano, kasi yun nga diba, tulad na nung sinabi ko nung, bago yung ayun ko last post ko ata. 'Di ba? Nakita ko yung ano eh, yung history nung ginawa niya sa music niya tsaka sa brand niya. So sinabi niya dito na hindi lang siya pang kantang kalmahan. Kumbaga ginawa niya lang hagdan 'yon. Kumbaga doon niya minarket yung ano eh. Doon niya minarket yung sarili niya, yung grupo nila. Ayun. To kasi yan eh, para sa akin hindi, alam nyo yun, kanya-kanya tayo ng way para makilala eh, gets nyo yun? So sa akin, tingnan nyo, ang daming hindi nag-expect kay Flo G nung mga ganito eh, kasi nga, diba, most of the people nakilala siya as parang more on pop songs, ganun. Para sa akin kasi kung napanood niyo yung mga dati niyang video, hindi na bago sa kanya yung gumagawa siya ng ganito eh. Actually, for me, dito nga siya nagsimula eh, sa ganitong klase ng genre ng music. So, yun nga, sa akin kasi maganda yung ganun, alam mo yun, hindi kasi lahat pare-parehas eh, alam niyo yun. Kumbaga, sa kanya, ginamit niya muna yung, alam mo yon, kinuha niya muna yung kiliti ng tao. Kinuha muna nila yung kiliti ng tao. Kumbaga, nagkaroon sila ng fanbase. Tapos, from there, tsaka nila in-explore yung iba pa nilang gustong gawin sa music. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, upcoming artist ka, hindi kasi lahat ngayon, ano eh, kumbaga, sa dami ng artist na lumalabas ngayon, parang araw-araw may bagong artist, may bagong music artist. Kailangan sa ngayon, yung mapapansin ka agad eh. Gets nyo? Kasi, most of the artist na nakikita ko ngayon, sige, gets ko naman yun eh. Kasi ginagawa ko din yun. Yung alam mo yun, ipupush mo yung craft mo, yung preferred genre mo, yung taste mo, ipupush mo. Pero, sa panahon kasi ngayon, talagang ang puputok kapag may ginawa kang sobrang, tawagin nating mainstream. Yan. Yung sobrang mainstream ang gagawin ng music. Tapos from there, pag nakuha mo na yung clout, tsaka mo i-explore yung talagang music genre mo. Kasi meron ka ng fanbase, may listeners ka na. Gets mo? Unlike pag magpapakilala ka pa lang, tapos syempre, hindi naman, kasi alam naman natin ang market ng Pilipinas sa music, hindi siya ganun kalawak eh. Alam niyo yun, pangit man sabihin, pero ang mga Pilipino, ang Pilipinas sa music, more ang kinakagat niyan is yung sobrang pangmasa, yung pang-mainstream, or pangit man sabihin, yung mga parang gumaya sa gintong international artist, yung ginaya sa ganito, yung parang, kumbaga, version ni
ganito sa Pilipinas. Gets nyo yung punto ko? Kumbaga yun yung mas kinakagat ng tao sa Pilipinas, which is sad. Yun nga, naiintindihan ko yung ibang artist na nag-strive talaga para makilala sila sa gusto nilang music. Which is yung, yun nga, sa... Kumbaga, iilan lang rin yung ganung artist na... Sa ngayon, ha? Iilan lang din yung artist na napapansin talaga sa music nila, sa brand nila na gustong iputap. Bibihira na sa panahon ngayon yun. So, alam mo yun, hindi nyo pwedeng i-take away sa kanila yung ginagawa nila. Kasi kanya-kanya tayo ng marketing strategy. Katulad na lang nung napanood nyo yung video ko dun sa 8Ballin yung Know Me. Yun, gets nyo? Kumbaga, clickbait nila kayo para mapakinggan pa yung talagang kantang ginagawa nila, yung craft nila. So, talaga. Sa lulo may suntok, pati sa gitna mula umpisa may pinupunto to. Magaling na sana sila kung di natututo. Dahilan ba't nawalan na pamilyo, diba at yun ang totoo. Di ko na may kasalanan kung ayoko na magpaawat. Dire-diretso ang lakad, patunay na mga paay sila pag nakatapak. Barat na barat ang gumoto, pat lahat ng mga balak mapasa kamay ang hindi ko pahawak. Ang gusto lumawak kasi nga ganun naman talaga dapat. Sa dami ng pinakalat, eh bakit ang dami pa rin nasasabi ng lahat? Kung kami palagi ang hinahanap ng marami at kami sila lumalapit. Kung kami palagi ang topic ng mga tao na sa awit namin ay naaditigan na dapat nagagalit kung di mo gusto makisabi. Oh, gusto niyo ng flex? Sige, ito pa yung next. Tignan niyo na lang kung sino yung naka-avante. Kita naman kung sino yung naka-diamante. Dami ng kalat sa kalyeng piling higante. Pero kapag umatake, mas mabango pa yung tae ng elepante. Akala ko ba magaling, bakit andyo pa rin? Kami layo na nang narating. Mula nung kami dumating, lahat sila ay naging katawa-tawa na sa scene. Nakita kasing iba yung nagmamagaling sa tunay na magagaling. Boy, dito madali, boy. Huwag nyo nga ang inigeng, boy. Di ko narinig yung kalipil, oy. Malaki na ang kaibahan. Grabe, oh. Talagang all throughout nung kanta, as in free verse kung tawagin. Yun, siguro nasabi ko na karamihan na gusto kong sabihin dun sa kanta. Tsaka even before naman, kung nanonood talaga kayo sa mga reaction video ko, talagang hindi ko naman titipirin yun. So, alam nyo yun, music-wise, na-explain ko na kung sino si Flo J sa mga previous video ko. So, ang redundant naman kung uulitin ko pa. Alam naman, nasabi ko na yung mga strengths niya. Weaknesses, ganun. Ayun, wala akong masasabi sa kanta niya. Maganda. As usual, shoutout sa crew. Yan, kina Titus C. Good job sa music video. Kumbaga, pasok dun sa kanta yung visuals. Yun ang masasabi ko. So yun guys, maraming salamat. Pasensya na kung medyo ano pa ako kasi kagigising ko lang literal. Pero nakapag-toothbrush at nakapag-hilamos naman na ako. Yun. So, maraming salamat ulit. Check niyo pa yung other videos.